So magandang araw kabawali. Sa video na ito, pag-uusapan natin John Amores, of course. Kabawali, gumawa na naman po ng isang kontrobersiya. And then of course, ito pong apat na team na na-eliminate na, irarank natin sila according sa likelihood kabawala na sila po yung unang gagawa po ng trade. So hindi pa nakasubscribe, baka pindot naman po yung subscription button. Let's start po with this one. Cliff Hodge po pala yung awardan ng Defensive Player of the Year by the PBA Crops Kabole. So, deserve ba niya? Yes, of course, deserve po niya. Lalo na kung bibigyan mo talaga ng tamang value po yung rebounding Kabole. At talaga deserve po yan ni Cliff Hodge. Sabi niya, has been wanting his whole career yung Defensive Player Kabole. And we all know naman that Hodge is easily one of the most hard-working player Kabole. Kaya hindi na naman nakakapagtaka. Talaga ito po yung target niya po sa buong career niya, di ba? Kabola. Actually, nakakapagtama. Inuuna pa lang niya po ito, Kabola. Knowing what he did for the past several years na po, Kabola. He's one of the most consistent, Kabola. And of course, one thing na medyo underrated sa kanya kasi yung energy niya masyado lang yung napapansin. Pero yung versatility niya as a defender, no? He can defend basically from a big man to wing man, Kabola. And even some of the slower po na point guards, Kabola. Kaya naman, deserve talaga ni Cliff Hodge. So ito na nga, John Amores, Kabola. Yes, nahuli na po siya, Kabola. So, namarin po siya doon po sa logo na fortunately, Kabola, hindi po or hindi niya po na-damage, Kabola, yung pong kanya pong binaril po na nakalaro niya lang po ng basketball. So, ito nga po sa Amores, he was given, di ba, Kabola? Nagkaroon na doon issue doon po sa NU, Kabola. And now, he was given another chance po of redemption, Kabola. Unfortunately, hindi niya po ito tinake advantage. Ano po, and this happened. So mukhang, I mean, simpleng away, kalya lang naman po ata yung nangyari. Pero umabot talaga sa point, Kabola, na namaril. And actually, kita nyo po, ano, dun po sa Twitter, Kabola, lumabas din dun yung video po ng nanay, Kabola, nung sinubukan niya pong barilin. And it was really, kumbaga, maririnig mo dun talaga kasi, Kabola, kung gaano po, kumbaga, kayabang na klase po ng tao itong si Amores. Kaya, oh, yung maraming nagsasabi niya, deserve niya. And I think deserve naman talaga niya kasi it's still attempted murder talaga eh. Alas wala ka naman may tatago eh. Talagang pinutukan niya Kabola. Buti na lang. Hindi natamaan. At wala pong natamaan po na ibang tao. Now, I hope this will be a big learning experience Kabola. You tripping, bro. Yes, you tripping. Diba? Redemption for people, for young people, Kabola, committed mistakes like yung kinumpit ng Amores, that's a good story. Pero at the end of the day, Kabola, diba? At the end of the day, those are risky things to take, Kabola. And yung nakita nga natin dito, diba? Kay Amores, and even kay Abueva, if you think about it, diba? Kabola, is, I mean, they are risky. Risky po, Kabola, talaga yung mga ganitong klase po ng player. Buti na nga lang, eh, outside of the PBA, Kabola, eh. Knowing ganito po ka-hot-headed to, baka may mga nagawa pa to, pag tumagal pa to sa PBA, buti na lang po, outside the PBA. And again, buti na lang po, wala pong nasaktan dun sa mga pinaggagawa niya. Ito na, rank na natin yung apat po na eliminated teams. Ako, di sa likelihood na sila po yung gagawa ng unang trade. Pang-apat ko, Northport. Bakit mo na Northport? Hindi naman po so related na sa kanila po, of course, si Amores, Kabola. More of, dahil nga, pinakita nila publicly talaga that they are, Kabola, na sila po ay disumayado sa komento po ni Daniel Defonso. So, kailangan nila yung panindigan, di ba, Kabola? Kasi kung bigla silang gagawa ng farm team trade, hindi ipapamukha sa kanila, Kabola, yung comment po ni Daniel Defonso. Phoenix, Kabola, number 3. Obvious lang naman ito, Kabola. Di ba, trinade na din na si JB Mohon. So, knowing that they are legit team, Kabola, malimit naman na mag maraming trade po ang isang legit team, Kabola, especially an independent team. Number 2 ko, Blackwater Elite, Kabola. I can see them trying to get a good trade, Kabola, to help them build with this momentum na binilid po ng isang George King, Kabola. And of course, Cedric Bearfield is legit. Of course, their main agenda in this break, Kabola, that they have is to keep Troy Rosario. The next one there is to find someone, Kabola, that will help them contend. And then number 1 ko, Dela Firma, the most obvious one. At the end of the day, their image is really, kumbaga, sad na po yung image nila, Kabola. With all the trades na naman po na pinagagawa nila, Kabola, in the offseason. And kung gano'ng kasama yung laruan nila. So at this point, sad na ng image mo, di ba? Wala na silang itatago dyan, Kabola. You can expect them to be aggressive, Kabola. And give us 1 or 2 farm team trades in this break. Kawabas, sabagay mo, sino pong una pong magta-trade? Comment lang po. So,